Magandang araw po sa inyo mga katanglaw. Ito ang ating pagninilay sa huling pitong wika ng ating Panginoong Jesucristo. Samantalang si Jesus ay nakabayubay sa krus, niyayakap ang mundo, iniaalay ang kanyang sarili para sa kapatawaran ng ating makasalanan. Samantalang pinapanood ng mga tao, kinukutya siya, tinatanong, bakit hindi mo mailigtas ang iyong sarili? Pero si Jesus, nanatiling kalmado, nanatiling nagmamahal, nanatili sapagkat alam niya, ito ang kagustuhan ng Ama, ang tubusin tayo sa ating makasalanan sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng sarili. Sa kanyang pitong huling wika, ang una niyang sinabi, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Gaano kalalim ang kanyang pag-ibig nang ayaw niyang sisihin ang mga tao sa kanilang pagiging paglapastangan sa kanya. Inais ni Jesus na sa kabila nito, mapatawad pa rin sila sapagkat alam niya, hindi nila alam ang kanilang ginagawa sapagkat kung nalalaman lamang nila kung sino siya, hindi nila ito gagawin sa kanya. Mga kapatid, sa ikalawang wika, ang sabi ni Jesus, sa makasalanang magnanakaw na kasama niyang nakapako sa krus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Gaano kalalim ang pag-ibig ni Kristo sa isang taong nagsisisi sa kanyang kasalanan? Alam niya, tagos sa puso ng magnanakaw na ito ang kagustuhang mapabilang sa kanyang kaharian. Kaya naman nangako siya, isasama niya sa paraiso. Nawa, hangarin din natin na mapasama sa kaharian ng Diyos. Sa ikatlong wika, sabi ni Jesus, Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Sa mga pagkakataon na tayo ay hinang-hina, wala tayong ibang tatawagin, tatakbuhan, kundi ang ating mga ina. Salamat kay Jesus nang kanyang ibigay ang kanyang ina sa ating lahat upang maging takbuhan natin sa mga pagkakataong napapagod tayo sa ating mga kasalanan. Sa ikaapat na wika, ang sabi ni Jesus, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Maaring sa tingin ng iba, nagre-reklamo na si Jesus. Maaring sa tingin ng iba, bakit si Jesus hindi yata lubos na niyayakap ang krus sapagkat nagre-reklamo siya? Ang totoo, nagdadasal si Jesus upang kanyang matapat na magampanan ang kalooban ng Ama. Sa ikalimang wika, ang sabi ni Jesus, ako'y nauuhaw. Sa ilalim ng mainit na tirik ng araw, nakapako si Jesus. Naiinitan, nasusunog ang mga balat sa tindi ng araw. Pero higit sa pagkatuyo ng kanyang katawan dahil sa matinding pagpapawis, hindi siya nauuhaw doon. Mas nauuhaw siya sa mga tao na pinag-alayan niya ng kanyang sarili. Hinahanap niya nasaan sila. Sila na kanyang minahal, tayo na kanyang pinag-aalayan ng sarili. Nauuhaw si Jesus sa ating pag-ibig sa kanya. Sa ika-anim na wika, sabi ni Jesus, naganap na, natapos na. Sa wakas ang kanyang paghihirap, natuldo ka na. Pero mga kapatid, hindi natatapos sa krus ang kanyang pag-aalay ng sarili. Sapagkat ito'y magkakaroon ng muling pagkabuhay at sa muling pagkabuhay na ito, naandoon ang katuparan. At hindi titigil ang ating Panginoong Diyos hanggat hindi niya tayo naiaangat at muling binubuhay at maisasama niya
sa kanyang kaluwalhatian sa langit. At sa bandang huli, sabi ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang aking kaluluwa. Wala tayong ibang tatakbuhan kung hindi ang Ama. Babalik at babalik tayo sa Kanya. Samahan natin si Jesus sa Kanyang pagbabalik sa Ama ngayong Semana Santa. Naway ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating kaluluwa. Bago tayo magnilay sa pitong huling wika kasama ang mga pitong kabataan na naghahandang mag-alay ng kanilang sarili sa Diyos bilang mga pari sa kinabukasan, hayaan niyo pong manalangin muna tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob niyo po sa amin ang inyong bugtong na anak. Ngayon, sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili sa banal na krus, nawa ang kanyang pag-ibig na ito ay matalos ng bawat isa sa amin na sa iyo ay sumusunod. Nawa, kaming lahat na naghihirap, kaming lahat na nagdurusa, kaming lahat na napapawalay sa iyo, kaming lahat na napaulit-ulit na nagkakasala sa iyo, kami pagbuklurin mo sa ilalim ng iyong dakilang pag-ibig. Ang banal na krus, ang tangi naming daan patungo sa iyo. Gabayan, samahan, patnubayan at pabanalin niyo po kami sa araw-araw ng aming buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give to show us the reason to live. Once I am sick and child in a manger, sleeping in peace, embraced by a mother, and there is stood a man of great patience, watching still the child, humble in mind. Oh, Saint Joseph, humble and mild, you gave yourself to comfort me and a child. Angels from high singing their praises, shepherds awakened by heaven voices, come and see the child in his little manger, giving gifts of love, proclaim him divine. Oh, Saint Joseph, humble and mild, you gave yourself to comfort me and a child. Oh, Saint Joseph, humble and mild, you gave yourself to comfort me and a child. Magandang araw po sa inyo mga katanglaw. Narito po tayo muli sa espesyal na edisyon ng Salitang Law, ang Siete Palabras. Ako po si Seminarista Marvick S. Vargas, ang Editor-in-Chief ng Salitang Law.
tatlong taon na po natin ginagawa ang programa ng pagninilay sa mabuting balita ng Panginoon. Araw-araw po nating pinakikinggan ang mga pagninilay mula sa kaparian ng Oblatos ni San Jose. Ngayon pong taon na to, ikatlong taon na rin po natin pagninilayan ang pitong huling wika ng Panginoon sa krus. Salamat po mga katanglaw sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aming programa, sa ating programa. Salamat po sa patuloy ninyong pakikibahagi sa aming misyon na pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon sa pamamagitan ng social media. Kaya naman po sana ipagpatuloy po natin ito hindi lamang sa panonood, kundi sa pag-iimbita ng ating mga kaibigan, kapitbahay, kapamilya, at lalo tigit ang ating mga kilala na nasa ibang bansa upang sa gayon sila ay makarinig din ng mabuting balita ng Panginoon araw-araw. I-like at i-follow po natin ang Facebook page ng Salitang Law. At gayon din naman po, mag-subscribe po tayo sa YouTube channel ng Salitang Law upang sa gayon patuloy po nating maibabahagi ito sa ating kapwa. At upang samahan tayo sa unang pagninilay, sa unang huling wika ng Panginoon, Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kasama po natin si seminarista Michael Anthony Paz na mula sa Davao. Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Kapatawaran. Yan ang nais ipaunawa sa atin ni Jesus, ang una niyang wika bago siya'y malagutan ng hininga. Sa ating pagpapatawad, ito ay isang tanda ng ating pagmamahal at pakikiisa sa turo niya sa pagpapatawad sa kapwa. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ay walang pinipili at walang kinikilingan. Matatawag mo bang tunay na pagmamahal o ang mga binibigyan mo lamang o ginagantihan ng pagmamahal ay ang mga taong malapit lang sa iyo? O mga taong nagbibigay lamang sa iyo ng pagmamahal? Ang pagmamahal na nais ipakita sa atin at ipaunawa ni Jesus ay ang pagmamahal na sakop ang lahat ng aspeto ng pag-ibig. Pagmamahal na kaya mong ibigay sa lahat, pati na sa mga taong hindi karapat-dapat mahalin o tawagin natin sila mga kaaway. Sapagkat sa pagmamahal na ito, ito ay isang tanda ng ating pakikiisa sa kanyang turo. At sa paraang ito, sa pagmamahal na ito, ay magkakaroon tayo ng kapayapaan. Mayroon siguro sa inyong nagsasabing, madaling sabihin, ngunit mahirap gawin. Siguro, sa atin mga tao, mayroon tayong laging katanungan. Katanungan kung bakit kailangan pa nating mahalin ang taong ito. Sino nga ba ang karapat-dapat na mahalin? Lagi nating isipin na lahat ng tao ay may karapatang patawarin. May karapatan na magbagong buhay. Lagi din nating isipin na kung lagi nating dinadamdam ang mga kasalanan na ginawa nila, tayo na rin mismo ang mamumblema. At kung mayroon tayong puot at galit na kinikimkim sa ating puso, malamang-lamang, baka maibaling pa natin to sa iba. Lagi nating tatandaan na ang pagmamahal ay kailangan din nating maibigay sa taong nangangailangan sapagkat ang kailangan nila ay ang pag-uunawa. Why not forgive and forget? Maybe if you do this, you will have an inner peace and maybe you can move on. Kapatawaran. Ano nga ba ang kailangan sa pagpapatawad? Una, kailangan ay mayroong humihingi ng patawad.
sapagkat paano mo nga naman maibibigay ang patawad kung walang mangyayaring dialogo. Sa paghingi ng patawad, ang taong ito ay aware sa kanyang nagawang kasalanan at nagpapakumbaba siya na tanda ng kanyang pagsisisi sa nagawa niyang kasalanan. Pangalawa, sa taong magbibigay ng patawad, kailangang buksan niya ang kanyang puso't isipan. Puso, sapagkat lubos niyang tinatanggap ang paghingi ng tawad, at isipan, sapagkat binibigyan niya ang pag-uunawa niya sa taong nagkasala. Mayroon akong kwento tungkol sa isang taong makasalanan na nagnanais magumpisal. Tawagin na natin siya sa pangalang Pedring. Si Pedring ay isang talamak na magnanakaw, isang makasalanan. At isang araw, hindi na niya matiis ang pagkatok ng kanyang konsensya. Dali-dali siyang nagsulat. Sinulat niya lahat ng kanyang kasalanan mula sa maliit niyang nagawa hanggang sa pinaka-grabe niyang nagawang kasalanan. Dali-dali siyang pumunta sa simbahan na kayuko na pumasok sapagkat siya'y nahihiya. Sapagkat siya nga'y kilalang kilala na magnanakaw. Pumasok sa confession box. Laking gulat niya sa pagpasok niya doon sapagkat ang nakita niyang taong nakaupo ay nagniningning at nagpakilala pa itong si Jesus. Nagpatira pa siya at humagulhol habang sinasabi niya ang kanyang mga kasalanan. Hindi na niya nailintana ang oras at hindi na rin niya nabasa ang kanyang mga pinagsusulat. Kusa na itong lumabas sa kanyang bibig. Lumabas na pang buong puso niyang isiniwalat lahat ng kanyang pagkakamali. Hanggang siya ay tumigil. Ang sabi ni Jesus, "Iho, tapos ka na bang magsalita?" "Opo," sabi ni Pedring. "Sige, ika'y lumakad na sapagkat ika'y napatawad ko na." Sagot ni Pedring, "Panginoon, hindi niyo po bang kukunin ang aking mga listahan ng kasalanan?" Ang sabi ni Jesus, "Anong kasalanan? Wala akong naaalalang kasalanan." Ang pagpapatawad ay may kasamang paglimot. Paglimot sa lahat ng mga kasalanang nagawa. Sapagkat sa parang ito, malilimutan din natin ang ating mga hinanakit at puot na itinatago sa ating puso. O mga lamat na siya mismong naghihiwalay sa ating kapwa. Lagi nating tatandaan ang proseso ng pagpapatawad. I forgive, I forget, and I move on. Bago ko tapusin ang aking pag-share sa inyo, ay nais kong mag-alay ng dasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon, bigyan niyo po kami ng pag-uunawa at pagmamahal sa kapwa. Sapagkat sa paraang ito, ay magkakaroon po kami ng kapayapaan sa aming puso at isipan. At turuan niyo po kaming magpakumbaba para kami matutong magpatawad. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. St. Joseph Merello founded our congregation in 1878 to serve the interests of Jesus like St. Joseph. We strive to live the humble and hidden life and to do even our ordinary tasks in an extraordinary way. We consecrate our lives to God through vows of chastity, poverty, and obedience. We are dedicated to assist the local churches in the pastoral ministry. We educate the young. We promote the devotion to Saint Joseph.
and Saint Joseph Morello, our founder. We live our vows in community as a family. We embrace total fidelity to the teachings of the Catholic Church. Oblates of Saint Joseph. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ang wika ni Jesus na pinagnilayan natin kasama si seminarista Michael Anthony Paz. Nalaman natin ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagmamahal. Mahalin natin ang ating kapwa. Hindi lamang ang mga kasama natin sa bahay, ang ating mga kaibigan, ang ating kapamilya, kaklase, kasama sa trabaho. Bagkus, mahalin din natin ang ating kaaway. Ito ang hamon sa atin ng Panginoon. Mahalin natin ang lahat, gaya ng pagmamahal ni Jesus sa lahat ng mga makasalanan. At upang pagnilayan natin ang ikalawang huling wika ng Panginoon, Amen, I say to you, today, you will be with me in paradise. Makakasama natin sa pagninilay si seminarista Roden Deus Landicho na nagmula sa Lipa, Batangas. Amen, I say to you, today you will be with me in paradise. Luke chapter 23, verse 43. May ugnayan ang ikalawang wika ni Jesus sa kanyang unang wika sa krus. Kung sa unang wika, humingi ng kapatawaran si Jesus para sa kapatawaran ng kanyang mga kaaway. Ngayon naman, sa ikalawang wika, humingi ng kapatawaran ng isang magnanakaw na nagngangalang Dimas para sa kanyang kaligtasan. Kapatawaran, isang konkretong aksyon na kinakailangan ng bawat isa sa atin. Sinabi nga ng ating Santo Papa Francisco, hindi nagsasawa ang Panginoon na magbigay ng kapatawaran sa atin. Tayo ang nagsasawa na humingi ng kapatawaran sa Kanya. Kaligtasan. Nasa natura na ng tao ang paggawa ng kabutihan. Subalit, isinasaisip, isinasapuso, at isinasagawa ba niya ang kabutihan ito? Ngayon, hingin natin ang sakramento ng kumpisal. Sa paghingi natin ng pagpapatawad, hingin rin natin ang haawa, habag, at pagmamahal mula sa Panginoong Hesus. Huli man daw at magaling, naiahabol pa rin. Natunghayan natin ang kwento ni Dimas na nakapako sa krus kasama ng ating Panginoong Jesus. Ngayon ay naisama na siya ni Jesus sa paraiso. Sa kanyang paghingi ng kapatawaran, nailigtas siya sa kanyang pagkakasala. Sa sakramento ng kumpisal, magkaroon nawa tayo ng initiative na lumapit sa pari sa paghingi ng kapatawaran, awa, habag at pagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Napakahalaga ng sakramentong ito sapagkat dito nakasalalay kung paano tayo bilang tao humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ngayon po, natunghayan natin ang kwento ng isang makasalanan. Sama-sama tayong manalangin at ating ialay ang ating buhay sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming maawain at mapagmahal, ilayo mo nawa kami sa lahat ng tukso at kasalanan. Mamuhay nawa kami sa pagmamahal at pagkakaisa sa aming mga kapwa. Ganun din po, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakasala. Ang lahat ng ito'y sama't dalangin namin sa inyong pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Naaalala mo pa ba nung tayo'y mga bata pa? Sumumpa sa isa't isa, isang pagkakaibigan na di matatawaran ng panahon at pagkakataon. Huwag kang mangangamba, narito ako, patuloy na nagmamahal sa'yo. Sa paglipas ng panahon, naririto pa rin ang mga balikat ko, nagsisilbing kanlungan at tahanang magduduyan, kaibigan. Ako sa iyong mga mata, pumapatak na naman ang iyong mga luha, di ka mag-iisa. Narito ako, maghihintay tayo ng isang umagang kay saya. Ating hintayin ang takip silid nang tayo'y magkasama. Sa paglipas ng panahon, naririto pa rin ang mga balikat ko, nagsisilbing kanlungan at tahanang magduduyan, kaibigan. Sa paglipas ng panahon, naririto pa rin ang mga balikat ko, nagsisilbing kanlungan at tahanang magduduyan, kaibigan, kaibigan, kaibigan. Amen, I say to you, today, you will be with me in paradise. Ayan ang napagnilayan natin mula kay si seminarista Roden Deus Landicho, ang kahalagahan ng sakramento ng kumpisal. Matutunghayan natin sa kwento na ang makasalanan ay humingi ng kapatawaran kay Jesus, at si Jesus hindi siya binigo, isinama siya sa paraiso. Sana bigyan natin nang importansya ang sakramento ng kumpisal, sapagkat sa pamamagitan nito, tayo ay pinapatawad ng Diyos. At upang pagnilayan natin ang ikatlong huling wika ni Jesus, makakasama natin si seminarista Paul Justin Sumbero na nagmula sa Iloilo. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Isang tagpo ng pagbibigay at pagkakatiwala ang masisilayan natin dito sa ikatlong huling salita ng ating Panginoong Jesus, na kung saan si Jesus ibinahagi o pinagkatiwala ang kanyang ina
sa kanyang tapat na alagad na si San Juan Apostol. Nakapagtataka mga kapatid, kung si Jesus ba ay lubos nangangamba kay Maria na magiging ulila na, o kaya si Maria ay magsisilbing patnubay kay San Juan sapagkat nangangailangan siya ng pagkalinga ng isang tunay na ina. Marami sa atin ngayon ang hindi nakaranas ng pagkalinga ng isang tunay na ina. Marahil sa atin ay iniwan, pinabayaan, sinaktan, pinapahirapan, at sa halip na maging modelo sa atin, naging dahilan pa ng pagkasira ng ating kinabukasan sapagkat kulang ang pag-aaruga o walang pag-aarugang ibinigay sa atin. Nakakalungkot man isipin na nangyayari ito sa ating buhay. Kaya si Jesus, ibinigay sa atin ang kanyang pinakamamahal na ina upang iparamdam ang pagkalinga, pagmamahal, at pag-asa sa atin. Minsan, mga kapatid, tayo naging taliwas din sa ating ina. Sa unting-unting pagsuway, pagsagot ng hindi angkop, at pagtakas, at paggawa ng mga kabalastugan na naayon sa ating personal na kagustuhan. Nakakalungkot, brothers. Nakakalungkot isipin na nangyari ito. Minsan, hindi natin alam ang naramdaman ng ating ina. Hindi natin alam ang kanilang kahirapan na ginagawa, lalo tigit na ang mga inang nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa halip na susubo na nila yung pagkain, ay kanila pang ipapadala sa Pilipinas upang maranasan ng kanilang anak ang kasaganahan. Pero po, sa kabila nito, handa pa rin tayong patawarin ng ating mga magulang. Handa pa rin tayong tanggapin. Sa katunayan po, sa loob po ng seminaryo, kapag ina ng isang seminarista, inaralin po naming lahat. Ganito po namin pinagkatiwala o binahagi ang aming mga magulang sa aming kapwa seminarista. Hindi lang po kami magkasama bilang isang seminarista, kundi kami po ay nagtuturing ang magkapatid. Ganito rin po ang nais ni Jesus. Ganito rin po ang gusto ni Jesus, kaya inabilin niya ang kanyang ina sa atin. At si San Juan na kumakatawan sa atin ay nakikitaan niya ng pagkukulang o pangangailangan o pagkauhaw sa pagkalinga ng isang tunay na ina. Si Maria isang huwaran dahil hindi niya iniwan o tinalikuran si Jesus sa kabila ng pagpapahirap sa kanya at sa lahat ng sakit na naramdaman ni Jesus. Napakasakit kay Maria na makita ang kanyang anak na kanyang inalagaan simula pa nung bata pa. Kunting galos ay maaring iwasan nung bata pa. Pinalaki niya mabuti, ngunit ngayon, inaalipos na siya ng ibang tao, sinasaktan at pinapahirapan. Lubos ang pigating naramdaman ni Maria, parang tinutusok ng maraming balaraw sa kanyang puso. Si Maria ay tahimik na nakakaisa sa pagpapahirap kay Jesus. Si Maria ay nahirapan mismo sa ganong kalagayan ni Jesus. Halos madurog ang kanyang puso na makita si Jesus na mamatay sa krus o maipako si Jesus sa krus. Sana maging matatag tayo katulad ni Maria. Si Maria ang magsisimbolong gabay natin dito sa buong mundo na sa kabila ng kahirapan ay makakayanan natin ito. Si San Juan Apostol ay kumakatawan sa atin sa paanan ng krus. Ibinahagi ni Jesus o pinagkakitiwala ni Jesus si Maria sa atin upang gumabay sa atin sa tamang landas. Ipinagkatiwala niya si Maria upang tularan bilang isang huwarang ina. Gayahin po natin si Maria sa kanyang pagiging matatag at pagiging masunurin sa kabila ng kahirapan na kanyang dinadanas na makita ang kanyang anak na inaalipusta ng ibang tao. Patuloy pa rin tayong magiging tapat at huwag nating talikuran kung ano ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Nawa po, kagaya ni Maria, tayo po ay maging isang matatag na tao sa pagsubok na ating nadaranas sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami po ay humihingi ng iyong gabay at pasasalamat sa mga inang ibinigay mo sa amin upang ipagpatuloy ang paggabay nila sa amin. Lalo tigit na mga inang nagtatrabaho sa ibang bansa,
na sumisikap at naghihirap upang tustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Nawa po'y maging matatag kami katulad ni Maria na salubungin o harapin ang paghihirap o dagok ng aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Napakinggan natin sa ikatlong huling wika ni Jesus, "Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina." At ayon sa pagninilay ni seminarista Paul Justin Sumbero, dapat tayong maging matatag katulad ni Maria, sapagkat ipinagkatiwalaan ni Jesus kay Maria ang mga anak. At sa mga anak naman, pinagkakatiwala si Maria. Sa oras ng ating paghihirap, tayo ay kumapit kay Maria sapagkat siya ay magiging daan natin patungo kay Jesus. At upang pagnilayan naman ang ika-apat na huling wika ng Panginoon, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Pakinggan natin ang pagninilay ni seminarista Christian Paulo Cabornay na nagmula sa San Jose,
Batangas. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang yugtong ito ay punong-puno ng kabigatan, kung kaya't ang tagapagligtas ay napasigaw. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa mga oras na iyon, binabata ni Jesus ang matinding paghihirap ng kanyang katawan at kaisipan dahil sa panglalait, paghamak at kahihiyan. Ngunit, ang mas matinding pasakit na di masusukat ni may papahayag man ng tao ay nang ang presensya ng Ama ay lumayo sa Kanya. Minsan, sobrang hirap ng mga problema ko dito sa seminaryo ay napapatunong din ako ng ginito. Na baka dahil sa sobrang pagkakasala at mga kasalanan na nagagawa ko, ramdam ko na lumalayo sa akin ang grasya ng Diyos. Na dahil sa kahinaan ko, ay natatalo ako ng mga tukso na lumalapit sa akin. Dahil sa paglapit ko sa Diyos, ay sa paglapit din ang tukso sa akin. Sa kailaliman ng buwan at sa kadiliman ng mundo ko, sa kalungkutan ng damdamin ko, na tila ba naghahanap ng pagmamahal. Unti-unti naririnig ko ang pinakamalakas na tugon ng Diyos. Anak, minamahal kita. Hindi ka nag-iisa. Unti-unti ay ramdam kong naluluha na ako. Hindi ako makagalaw. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ng Diyos. Lalo na sa tuwing hihingi ako ng patawad sa pamamaraan ng pagkukumbisal at ng malalim na pananampalataya at panalangin tulad ng Holy Hour. Unti-unti ay naiintindihan ko ang sinabi ni Kristong, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Na mismong siya na Diyos, na walang kasalanan, na hindi karapat-dapat tanggapin ang parusa na ipako sa krus. Hindi siya karapat-dapat ipako sa krus. Hindi si Pilato ang nagpapako sa kanya sa krus, kundi tayong makasalanan. Tayo na nagkakasala. Sa mga panahong lugmok na tayo, na tila ba naghahanap ng pagmamahal, hindi natin pinapansin ng pagmamahal niya. Ang pagmamahal ni Jesucristo na kung ating dadamhin ay napakasarap. In the midst of our brokenness, God is always there to love us. Hindi ba't sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong mga nahihirapan at nabibigitan sa buhay, at bibigyan ko kayo ng kaginhawaan. Alam ni Kristong higit pa sa dinaranas niya ang dinaranas na paghihirap ng Ama. Biruin mong iaalay mo sa iba ang kaisa-isang anak para pahirapan at patayin. Hindi biro sa magulang, pero dinaanan itong lahat ng Ama dahil sa pag-ibig niya sa tao. Ito ang patunay ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa tao. Sa mga sandaling iniisip natin na hindi tayo sinasama ng Diyos, lubos ba tayong nalulungkot? Gaano pa kaya ang paghihirap ng ating tagapagligtas nang siya ay sumigaw? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Manalangin tayo. Panginoon, mas maramdaman at maunawaan nawa ng mga taong nagdurusa ang lubos mong pagmamahal. At ang pagmamahal nawang ito ang mas magpalakas ng pananampalataya naming mga tao sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Lagi na lamang bang siya ang gagawa? Lagi na lamang bang siya ang madarapa? Lagi na lamang bang siya ang masasaktan at masusugatan para lamang patunayan ang kanyang pagmamahal para sa iyo at para sa buong mundo? Hindi ba pwedeng sa pagkakataong ito, ikaw naman? Napakinggan natin ang pagninilay sa ika-apat na huling wika
ng Panginoon, "Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Sinabi ni seminarista Christian Paulo Caburnay, ramdam ni Jesus ang bigat ng ating mga kasalanan sa krus na kanyang pinasan. Napakalaki ng pagmamahal ng Ama sa atin. Kaya naman, ibinigay niya ang sarili niyang anak upang tubusin ang ating mga kasalanan. At upang pagnilayan ang ikalimang huling wika ng Panginoon, makakasama naman natin ngayon si seminarista Timothy Lawrence Pinto na nagmula sa Antipolo City. Ikalimang salita, nauuhaw ako. Bagay na sa ating buhay ang pagkauhaw. Nauuhaw tayo dahil kailangan nating uminom at napapagod na tayo. May ilang inumin kagaya ng tubig, gatas, kape, soft drinks at ano pa. At ito'y upang mapawi ang ating kauhawan. Maginhawa sa ating katawan kapag tayo nakakainom. Maganda sa ating kalusugan. At sa pag-inom nating iyon, doon natin napapawi ang ating kauhawan. Hindi lamang po tubig ang kinauhawan natin. Bilang tao, may kinauhawan din tayo na hindi kayang pawiin ng anumang inumin. Halimbawa nito ang pagkauhaw sa pagmamahal, sa atensyon, kapangyarihan, kayamanan at iba pa. Bakit may ilang taong mayayaman pa rin na nasa kanila na lahat? Itong mayayaman na ito na mayroon ng ari-arian, magagandang bahay, ngunit malungkot pa rin sila. Nasa kanila na ang kapangyarihan at kayamanan. Bakit malungkot pa rin sila? Para bang may kulang? Ang ikalimang wika ni Jesus ang pinakamaiksi sa huling pitong wika niya. Ang Diyos na lumikha sa tubig ang humihingi ng tubig mula sa tao. Nagkatawang tao si Jesus upang magpamahagi niya ang kanyang mga tubig na walang hanggan. Halimbawa nito, yung pagtatagpo ni Samaritan ng babae sa balon ni Jacob. Nagpapangako siya na magbibigay siya ng tubig. Ang Diyos sa katauhan ni Jesus ay nanghingi ngayon ng tubig. Uhaw na uhaw siya. Ano kayang tubig ang kaya nating ibigay sa Kanya? Hayaan niyo po ako magbigay ng isang kwento sa inyo na patungkol sa isang babae at sa pulubi na sisimbolo ng ating kauhawan. Minsan po, may isang babae na kumakatok na pulubi sa bahay ng mayaman. Bahay ng mayaman. Na uhaw na uhaw siya. At ito naman itinugunan ng isang babaeng mayaman sa kanyang bahay. Kumuha ang babae na mayaman sa kanyang kusina ng tubig. At binigyan niya ito ng disposable cup at binigay doon sa babaeng uhaw na uhaw. Sa ikalawang araw, may pumuntang babaeng mayaman. Kumatok sa bahay na mayaman din at ito'y tumugon ang babaeng mayaman na may-ari ng bahay at binigyan niya ito ng inumin. Pero itong inumin na ito ay mamahalin. Binigyan niya ito ng inumin na hindi kagaya dun sa isang pulubi sapagkat nakikita niya mas maganda ang buhay ng isang mayamang ito. Mga kapatid, kung tayo po sa katayuan ng isang babaeng mayaman, ano po ang ating kayang ibigay sa taong nauuhaw o nanghihingin sa atin ng tubig? Sa bang disposable cup o sa mamahaling inumin? Kapatid, ang Diyos lamang ang nakakapawi ng ating kauhawan. Hindi lamang po physical na kauhawan ang ating matatanggap, kundi pati rin ang kauhawan sa espiritualidad. Ang tanging Diyos lamang ang tubig na bibigay ng walang hanggan sa atin. Ang Diyos, ang tamang, ang nagbibigay ng walang humpay na kaligayahan at ng kabiyayaan. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. O Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa panahon kami nauuhaw sapagkat sa pagkauhaw na yun, doon namin nakikita ang inyong biyaya. Ang biyaya ng tubig na nagbibigay buhay sa amin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming araw-araw na kasalanan
kami nagdadamot na hindi namin naipamamahagi ang tubig ng inyong walang hanggan. Lubos po namin nagpapasalamat sa inyo na lahat ng mga taong ito ay nakikinig sa atin na sana daluyan ng ating tubig na walang hanggan. Lubos ko pong dinalangin sa Panginoong Hesus pangyarihan sa lahat. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. We were the reason that He gave His life. We were the reason that He suffered and died. To a world that was lost, He gave all He could give. Nauuuhaw ako. Ito ang ikalimang huling wika ng Panginoon na pinagnilayan natin kasama si seminarista Timothy Lawrence Pinto. Ang pagkauuhaw ng tao sa tubig ay kayang punuan ng tubig. Ang pagkauuhaw ng tao sa material ng bagay ay kayang punuan ng mundo. Ang pagkauuhaw ng tao sa atensyon ay kayang punuan ng kanyang kapwa. Ngunit ang pagkauuhaw ng tao, ang pagkauuhaw ng kanyang kaluluwa ay hindi kayang punuan ng sinuman, kundi ang Diyos lamang.
Sa paghingi natin ng presensya ng Panginoon sa ating buhay, tayo ay magiging tunay na masaya. Dahil mawawala, mapapawi ang anumang pagkauhaw ng ating kaluluwa tuwing kasama natin ang Diyos, tuwing kumakapit tayo sa Diyos, tuwing lagi natin hinihingi ang presensya ng Diyos sa ating buhay. At upang ating pagdilayan ang ika-anim na huling wika, naganap na. Makakasama natin si Seminarista Dison Laliman na nagmula sa Padre Garcia, Batangas. Ika-anim na wika, naganap na. Sa lahat ng bagay na mahirap at masakit pakinggan at sabihin, ito ay ang salitang natapos na. O di kaya naman ay hanggang dito na lamang at paalam. Sapagkat kaakibat ng lahat ng pagpapaalam ay ang sakit at hapdi na dulot ng nakaraan at ng nakalipas. At tayo bilang tao ay tanggap na natin na ang buhay natin dito sa mundo ay nagsisimula at nagtatapos. At lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Kagaya na lamang, lahat ng mga taong dumadating sa ating buhay, mga taong mahalaga sa atin, ating mga kaibigan, ating pamilya, o maging kasintahan, sila ay darating at lilisan din naman. Ang lahat ng mga bagay na paborito natin ngayon, baka kinabukasan ay pinagsawaan na natin. Ang magagara at ang bagong damit na paborito natin, baka kinabukasan ay pinagsawaan at pinaglumaan na lamang natin. Ganito ang buhay ng tao. Lahat ay nagsisimula. Ito'y isang mahabang kwento, isang mahabang dula na sa tuldok din laman magtatapos. Maaari nating tanggapin ang buhay sa dalawang reaksyon. Una ay ang kapanghinayangan. At ikalawa naman ay ang tatawagin nating fulfilling life o buhay na natapos sa kaluwalhatian. Ito ang buhay na naisakatuparan ng ating Panginoong Hesukristo. Mahaba ang binatang paghihirap ni Jesus sa kaniyang kalbaryo patungo kamatayan. Marami ang kumutya sa kaniya, marami ang nanakit sa kaniyang mga sundalo, at ang mga tao lahat ay against sa kaniya. Alam natin ang pinagdaanan ni Jesus bago siya mamatay. Subalit, ang pinagdaanan niyang ito, ang kanyang kamatayan mismo, ay hindi isang pagtatapos. Bagkus ito'y isang pasimula. Kagaya na lamang, tayo bilang mga tao, maaari nating bigyang reaksyon ang lahat ng pagtatapos. Halimbawa ay, ang pagtatapos ng isang pagsusulit na matagal nating pinaghirapan, pinagpuyatan, pinagpaguran, masasabi na lamang natin pagkatapos ng pagsusulit na ito, sa wakas, nalampasan ko rin, sa wakas natapos din ang pagsusulit na ito. O di kaya naman, ang pagtatapos ng paborito nating pelikula na ginampanan ng paborito nating mga aktor, maaari nating sabihin sa dulo ng pelikulang ito na, ano ba yan? Tapos na, yun na lang. Ganito maaari nating bigyang reaksyon ang lahat ng pagtatapos. Pero, tularan natin si Jesus. Tularan natin ang kanyang kamatayan sa kanyang ika-anim na wika. Sinabi niyang, naganap na. Sinabi niyang, natapos na. Ito'y isang hamon at hindi isang babala. Isang hamon sa atin bilang mga mananampalataya na ang pagtatapos ng ating buhay nawa ay hindi maging isang kapanghinayangan, bagkus isang maluwalhating pagtatapos. Pero paano natin ito magagawa? Sabi nga, let's live to the fullest. Gawin natin ang lahat ng bagay para sa serbisyo, para sa iba. Ito ang ginawa ni Jesus sa kanyang buhay. Maikli lamang ang buhay. 70, 60, pinakamahaba na siguro ang 100. Pero sa bawat sandali ng buhay natin ito, ilang beses tayo naging katulad ni Jesus? Ilang beses nating inialay ang ating sarili para sa iba? Ilang beses tayo nagserbisyo para sa iba? Ilang beses o ilang segundo nating inialay ang ating sarili para sa pananampalataya? Itanong natin sa ating mga sarili. Ito'y hindi isang babala, bagkus ito'y isang hamon. Ngayon, bilang pagtatapos ng aking pagninilay, naniniwala ako na ang isang buhay na nagtapos sa kapanghinayangan ay isang buhay na hindi talaga nagtapos. Ito'y isang buhay na nasayang. Dahil ang buhay na nagtapos ay isang buhay na nagtapos kagaya ng pagkamatayan ni Hesukristo sa kanyang kalbaryo. Buhay na inalay sa kapwa. Isang buhay na nagtapos na masaya at maluwalhati. Ngayon ay samahan niyo akong manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, samahan niyo kami sa napakahabang lakbayin ng aming buhay. Itulot mong matapos namin ang buhay na ito na walang kasawian at walang kapanghinayangan.
ang lahat ng bagay na aming matatapos at mapagtatagumpayan ay aming alay sa inyo. Sa ngalan ni Hesukristo, ang aming Panginoon, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Grant us the peace that we're longing for so long. Give us the strength to carry on the weight of the cross, the love and light that you gave. Naganap na. Ito ang ika-anim na huling wika ni Jesus
na pinagnilayan natin kasama si seminarista Dison Laliman. Kailangan nating mabuhay nang walang kapanghinayangan. Kagaya ni Jesus, ibinahagi niya ang kanyang buhay sa atin sapagkat ito ang kanyang misyon. Ang misyon na tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Nawa, sabi nga ni Seminarista Dison, gawin natin kung ano ang nais ng Diyos na gawin natin sa buhay upang sa gayon ay hindi kahinahinayang ang ating buhay. At upang pagnilayan ang huling wika ng Panginoon, Lord, into your hands I commend my spirit. Makakasama natin si Seminarista Marvin Heron na nagmula sa Ibaan, Batangas. Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Malawak at malalim ang naisipagpakahulugan ng huling wikang natura ng ating Panginoong Hesukristo habang siya ay nakabayubay sa krus. Wari bagay ipinapamulat nito sa atin ang isang mensaheng, anuman ang problemang dumating sa ating buhay, huwag na huwag tayong mawawalan ng pag-asa at pananalig sa ating Diyos Ama. Makikita natin at mababanaagan sa kabuuan ng misyon ni Jesus ay hindi siya nawalan ng pananalig sa ating Panginoong Diyos Ama. Alam ni Jesus na ang planong ito ay plano ng kaligtasan para matubos tayo sa ating mga kasalanan. May mga bagay talaga kasing dapat ipinagpapa sa Diyos. Yung tipong sa Kanya lang dapat natin iniluluhog. Tayo kasing mga tao, may tendency tayong manghina at magsawa. Magsawa sa mga pagsubok at dagok ng buhay at manghina na paglabanan ang mga ito. May mga dagok kasing nakakaapekto ng malaki sa ating buong pagkatao. Yung tipong dudurog at sisira ng buo nating pagkatao. At hindi madaling sabihin, okay lang yan, may awa ang Diyos. Pinaparanas niya lang ang mga bagay na yan sa'yo dahil kaya mo. Hindi naman kasi ganun kadaling sabihin ang mga bagay na yun. Ang kailangan ay isip na marunong umunawa at puso na kayang umintindi kahit hindi naman talaga kaintindi-intindi. Puso dapat ang pinapairal, hindi lamang ang isip. Oo nga't naroon ako na ang isip ay malaki ang naitutulong sa paglimbag at pagyabong ng ating buong pagkatao. Pero puso lamang ang may kakayahang tarukin ang hindi matarok ng isip. Tandang-tanda ko paano nagkasakit si Mama. Isang senaryong hinding-hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Isang senaryo na kung saan ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay nakikita. Isang senaryong nakapagpanikluhod sa akin upang ipagpasi Diyos lahat-lahat gumaling lamang aking ina. December 2016 noon, family day at unang beses na hindi nakarating si Mama sa tatlong taong pananatili ko sa loob ng seminaryo. Meron naman ako mga bisita, si ate at ang aking mga pinsan. Lumapit ako sa kanila at ang sabing, buti nakarating kayo. Asan si Mama? Pero hindi sila umimik. Pero parang may kakaiba. Kakaiba ang kanilang postura at aura. Umikbi na lang si ate at umiyak. At ang sabing, si Mama kasi. Tapos sabi ko, ano nangyari? Sabi niya, si Mama kasi halos mag-iisang buwan ng may sakit. Hindi siya makalakad ni makakain ng ayos. Sa tuwing uuwi ka, pinapakita niyang malakas siya, pero sa loob-loob niya, hindi naman talaga. Pero nung huling uwi mo, si Mama, hindi na talaga kinaya. Kaya hanggang ngayon, gustuhin man niyang pumunta rito, pero hindi niya kaya. Ako naman, naglakas loob. Hindi ako nagpakitang nasasaktan ako.
Kaya ang sabi ko sa kanila, nagpa-doktor na ba si Mama? Sabi naman ni Ate, ayaw niyang magpa-doktor kasi sayang naman daw ang pera. Wala na nga daw tayong pera. Sabi ko naman, ang alam ko may natitira pang pera. Sabi ni Ate, kasi pambayad mo daw yun sa seminaryo. Iyo daw kasi yun, kaya hindi niya ginagalaw. Ang sakit isipin bilang isang anak na hindi ko man lang matulungan ng aking ina kasi nasa loob ako ng seminaryo. Pero kailangan kong magpakita na hindi ako naaapektuhan, kailangan kong magpakita na malakas ako. Kaya ang sabi ko sa kanila, okay lang yan, mayawa ang Diyos. Maniwala kayo, gagaling din si Mama. Nung oras na yun, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya umakyat ako sa religious chapel ng seminaryo. Doon ay nagnilay ako, nakakahiyamang sabihin, pero umiyak ako. Unang beses na umiyak ako at nagwikang, Lord, pagalingin niyo lang ang aking ina. Iaalay ko ang aking buong pagkatao sa inyo. Ano man ang naisin niyo, ano man ang planin niyo sa akin. That time, I learned how to submit myself with a humble spirit, without any hesitations to do His plan for me. At first, it's quite uneasy, for it entails a lot of responsibilities and sacrifices. But with the guidance of His love and guided by His Spirit, life of following is much easier from what I'm expecting. It made me convinced that a man who has learned to meditate upon the Lord will be able to run on His feet and walk in His Spirit. Don't stop believing, for nothing is impossible with Him. Amen. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, pinupuri at dinadakila ka namin. Salamat sa lahat ng biyayang pinagkaloob mo sa amin. Humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagagawang kasalanan. Naway, ipagkaloob mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Nawa, sa pamamagitan ng pagtubos ng ating Panginoong Hesukristo, ay makamta namin ang buhay na walang hanggan, na kung saan ay wala ng lungkot at hinagpis, kundi puro masaya at nag-aawitang anghel ang mamumutawi. Panginoon, lahat ng ito ay samot talangin namin sa inyo. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Oh.
Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang kaluluwa ko. Ito ang pangpito sa mga huling wika ng Panginoon na pinagnilayan natin kasama si seminarista Marvin Heron. At ayon sa kanya, ang ating mga suliranin, ang ating mga pagsubok, ang ating mga alalahanin sa buhay ay dapat ipinagpapa sa Diyos natin sapagkat pag ito ay binigay natin sa Diyos, wala na tayong puproblemahin. Gaya ng kanyang mga nararanasan sa loob ng seminaryo, lahat ay binibigay niya sa Diyos maging ang kanyang buhay. At para balikan natin ang pito sa mga huling wika ng Panginoon, una, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pagpapatawad ng Diyos sa kabila ng lahat ng pasakit na dinanas ni Jesus sa kalbaryo ng krus, pagpapatawad pa rin ang hatid niya sa mga tao. Sa ikalawa, sinabi ni Jesus, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Ang pag-amin ng mga tao, ang pag-amin natin sa ating mga kasalanan ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan sapagkat sa paraiso, pakakasama natin ang Diyos. Sa ikatlo, sinabi ni Jesus kay Maria, Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Ang paghahabili ni Jesus sa bawat isa, nalagaan natin ang bawat isa sa mundong ito na para ba tayong magkakapatid. Dahil ito ang gusto ng Diyos na mahalin natin ang isa't isa. At sa pamamagitan ni Maria, siya ang maghahatid sa atin kay Jesus. Sa ikaapat, nanalangin ng Panginoon, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ang sigaw ng Panginoon nang siya ay nakabayubay sa krus. Hindi siya nagsisisi, hindi niya sisisi ang Ama. Bagkus, siya ay nananalangin. Sa ikalima, sinabi ni Jesus, nauuhaw ako. Ang pagkauhaw niya ay hindi pagkauhaw sa tubig, kundi ang pagkauhaw niya sa mga tao, sa pagmamahal ng mga tao na nakasama niya. Hinahanap niya ang mga taong ito, nasaan kayo? Nauuhaw ako sa inyo. Sige, anim, ang sinabi ni Jesus, naganap na, natapos na. Naganap na ang misyon na kanyang dapat gampanan sa mundong ito. At ano ang misyon nito? Ang tayo ay iligtas mula sa ating mga kasalanan upang sa gayon tayo ay makiisa muli sa Diyos. Sa huli, sa huling pagninilay, Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang kaluluwa ko. Sana tayong lahat ihahabilin natin ang ating mga sarili sa Diyos upang sa gayon tayo ay mabubuhay ng maligaya sa piling niya. Sa huli, makakasama natin si Reverendo Padre Joel M. Villanueva, OSJ. Makakasama natin siya sa mga huling panaliltanya at ang huling panalangin. Maraming salamat po, mga katanglaw, sa inyong pagsama sa amin sa Siete Palabras. Narinig niyo po ang pitong mga kabataan sa kanilang pagninilay sa pitong huling wika ng ating Panginoong Diyos. Nakita natin kung papaanong sa kanilang murang pag-iisip, ginabayan sila ng Diyos nang akapin nila ang banal na krus. Doon na pagtanto nila kung gaano sila kamahal ng Diyos. Mga kapatid, ngayong Biyernes Santo na ito, sa pagninilay natin sa pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa krus, naway maramdaman din natin kung papaanong iniibig tayo ng Diyos. Mga paalala sa atin na hindi tayo kinakalimutan ng Diyos.
sa lahat ng ating kabiguan, kasama natin ang Diyos. Sa lahat ng ating pagkatalo, kakampi natin ang Diyos. Sa lahat ng ating pagkawala, ang Diyos ang ating nasusumpungan. Sa lahat ng ating pagkadapa, ang Diyos ang nagbabangon sa atin. Maging inspirasyon nawa natin ang banal na krus upang huwag tayong panghinaan ng loob, manapa, magkalakas ng ating pananampalataya upang muling mabuhay, sapagkat alam natin si Jesus ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Wala tayong dapat ikatakot. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus sa krus, ipinadama po ninyo sa amin ang inyong walang hanggang pag-ibig. Yakapin niyo po kami, iangat niyo po kami, at sa bandang huli, ipaalala niyo po sa amin na hindi kami nag-iisa sa lahat ng laban ng aming buhay. Walang makatatalo sa amin, sapagkat kayo ang aming kasama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. My light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace. Fears are still. Lahat ng pang-aaring sama-sama, you will believe in God the Father, the Son, and the Holy Spirit. The faith we live, hindi lang kinikip, we should live the faith. The love of Christ, I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless space. Mga magulang, hindi niyo na po aasahan ang mga dalagang ito. Hindi na po sila dalaga. Ibinigay na ninyo sila sa Panginoon. Amen. Nasa po mga magulang, taas ang kamay. Ano man gagawin ninyo, dapat ay magpapatanggap sa mga. Sasabihin man yet, for the glory of God, yun na muna nangyayari. Gagawin ko lahat for the glory of God. And when I do this, I sanctify my life. Here in the death of Christ, I live. There in the ground, His body lay. Light of the world by dawn. Then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again. And as He stands, in the only secrets of St. Joseph, I entrust myself with all my heart to this family, to live in perfect charity at the service of God and the Church. With the grace of the Holy Spirit and with the help of the Blessed Virgin Mary, I pledge to remain in this congregation, hidden and silently active, in imitation of Saint Joseph, whom I invoke as protector and father.
precious blood of Christ. Alleluia. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. Pagdasal po kami, sabi namin ang hirap maghanap ng bukasyon. Sabi ko, imposible. Kasi nga, ilan-ilan din kami, pero talaga po pabait ang Diyos. Kaya salamat po sa Diyos. Talagang pinadalan po nila. Salamat sa inyong pagtugon. Sasama-sama pa rin tayo hanggang sa katapusan. Nawa po yung pagdasal niyo pa rin kami, lalo-lalo na po kami of Lady Sisters of St. Joseph, ganun din po ang aming mga pari ng OSJ. Salamat po ng marami. Stand.